sa pangmagandang umaga sa ating mga kagalang-galang na sanggunian ang bayan. Ganon din po sa ating mga kababayan na nakasubaybay sa ating teleradyo. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamamuno po ng ating kagalang-galang konsehal Porge Salumbides. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong tagapangulo, Vice Mayor Danny Libana, sa ating pong mga kasamahan na bumubuo po ng sanggunian bayan, at sa ating pong mga kababayan na lagi pong nakasubaybay sa atin. Simulan po natin ang ating pagpupulong sa pamamagitan ho ng isang panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ama sa Langit, dumating kami sa iyo ngayong araw na humihiling para sa iyong gabay, karunungan at presensya habang sinisimulan namin ang pulong na ito. Tulungan mo kaming maging makabuluhan ang pulong na ito, maging daan kanawa namin upang magkaroon kami ng pagkakaisa para sa ikaunlad ng pamayanan. Punan mo kami ng iyong biyaya, Panginoong Diyos, upang sa aming paggawa ng mga desisyon na maaaring makaapekto sa mamamayan, makita namin na sa iyo nagmumula ang lahat ng kapangyarihang mamuno dito sa daigdig. Patuloy mong ipaalala sa amin na ang lahat ng ginagawa namin dito ngayon, ang lahat ng aming makakamit ay para sa pagtuklas sa katotohanan, para sa kabutihan ng nakararami, para sa paglilingkod sa bayan at sa bansa, at para sa kalwalhatian mo. Pagpalain mo kami, Panginoon. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong awitin ang ating pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Sabay-sabay po nating bigkasin ang The Counselor's Creed. I am a Philippine Counselor, mandated by law to enact measures and ordinance that are done to the general welfare of my constituents and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act. As I tread the pathways of local legislation, may the Almighty guide my mind and my heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Good umaga po. Muli po ang ating pagbati sa ating mga kasamahan, ganyan din po sa ating mga kababayan. Tayo po ay pagbasa ng ating nakaraang katitigan. Hello. Ipinababatid po na ang katitigan noong August 12 at August 20 ay naipadala na po sa kanya-kanilang email ad. At ito po ay minumungkahi po na mapagtibay na. Kagalang-galang Konsehal Porge Salumbides. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Inihiling ko po na atin ang mapagtibay ang nakaraang katitikan. Mungkahi ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangalawahan po ng lahat ng sanggunian bayan ng walang tutod. Ang magiging ano po natin, ang pag-aapo po sa mga barangay supplemental budgets at saka sa SK supplemental budget po.
Barangay sa Laurel Supplemental Budget number 1 po. Tapos ang SK po ay ang mga sumusunod. Sa Tabason po, SK ng Tabason, SK ng Aldabok, SK ng Tuntun, SK ng Kabibihan, at SK ng Rizal. At kanina po ay dumaan na rin po sa committee meeting ang isang ordinansa nang galing po sa Barangay Poblasyon para po sa kanilang Daungduhan Festival at ang supplemental budget ng Barangay Poblasyon. Number one. Kagalang-galang Konsehal Ribi Masangkay. Maraming salamat po sa ating tagapangulo, kagalang-galang Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating ginagalang at minamahal, napakasipag Vice Mayor Danny Liwanag, sa ating pong pansamantalang Secretary to the Sangguniang Bayan, Mrs. Rodalyn Rojo, at sa akin po mga kasamahang miyembro ng Sangguniang Bayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Kahilingan po para mapagtibay ang barangay supplemental budgets ng iba't ibang barangay. At ito naman po ay dumaan na sa masusing pag-aaral ng Local Finance Committee at ganun din po nang dumaan na rin po ito sa committee hearing ng Sangguniang Bayan, kung kaya po't hinihiling na mapagtibay ang supplemental budget number 1 ng Sangguniang Barangay ng Barangay Laurel na nagkakahalaga ng 574,956.31 centavos. Barangay supplemental budget ng Laurel, pinangalawahan ni Konsehal Butok Magpantay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Ganun din po ang Barangay Aldabok, SK Supplemental Budget number 1 na nagkakahalaga ng 740,000. SK Supplemental Budget ng Barangay Aldabok, pinangalawahan ni Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na rin pong pinagtitibay. Ganun din po ang Supplemental Budget number 1 ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Tuntun na nagkakahalaga ng 250,000 pesos. Barangay Tuntun, SKF Supplemental Budget, pinangalawahan ni Konsehala Tilit Guban. Meron po ba ang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Ganun din po ang Supplemental Budget number 1 ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Kabibihan na nagkakahalaga ng 900,000 pesos. SK Supplemental Budget ng Barangay Kabibihan, pinangalawahan ni Konsehala Josie Wagan. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Ganun din po ang Sangguniang Kabataan Supplemental Budget number 1 ng Barangay Rizal na nagkakahalaga ng 900,000 pesos. SK Supplemental Budget ng Barangay Rizal, pinangalawahan ng Konsehal Butok Magpantay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na rin pong pinagtitibay. Ganun din po ang Supplemental Budget number 1 ng Barangay Poblasyon na nagkakahalaga ng 304,954.48 centavos. Barangay Poblasyon, pinangalawahan ni Konsehal Port Salombides. Mayroon po ba ang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Konsehal Port Salombides. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Hinihiling ko po na atin na po mapagtibay ang dumaan lamang po kanina sa committee hearing under ng rules ang bago po ordinansa ng Barangay Poblasyon, kautusan bilang 2 na may petsang August 16, kautusang nagtatakda ng mga alituntunin at regulasyon para sa paglulunsad ng Daong Dohan Festival at mga kaugnay na aktibidad nito sa Barangay Poblasyon. Barangay Poblasyon, kautusan bilang 2, Daong Dohan Festival, pinangalawahan ng lahat ng Sangguniang Bayan ng walang pagtutol. Salamat po. Galang-galang Konsehal Choi Eliasar.
sa ng Tagkawayan, Quezon at sa mga nanalo, lahok, team at mga suporta, sumuporta sa nakarang Nyugnyugan Festival sa lungsod ng Lucena noong Agosto 8 to 19, 2024. Sapagkat ang bayan ng Tagkawayan, Quezon ay buong pusong nakiisa at nagpakitang gilas sa nakaraang Nyugnyugan Festival na ginanap sa lungsod ng Lucena mula August 8 hanggang 19. Sapagkat ang mga tagumpay at partisipasyon ng mga delegado mula sa Tagkawayan, kasama ang kanilang mga tagapagsanay, manlalaro at tagasuporta ay nagbibigay ng karangalan at papuri sa ating bayan. Sa pagkakaisang ito, nais ng sangguniang bayan ng Tagkawayan na magpahayag ng pinakamataas na pagpupugay at pasasalamat sa lahat na naging bahagi ng pagdiriwang na ito. Pagpupugay at pagkilala sa mga sumusunod, Pamanang Gen Z Champion, Griselda Chumacera and Claire Chumacera, Agri-Tourism Booth Grand Winner, Ruel Laluces, Agriculture Office, Best Tourism Package Offerings, Old Good Digital, Ian Mocalia, Albert Custodio, Arvin Lambuanga, Lawrence Dusto, and Municipal Tourism and Cultural Affairs Office, kay Acting Officer Engineer Francis Villanueva, Municipal Agricultural Office, Municipal Mayor's Office, Office of the Municipal Planning and Development Coordinator, Municipal Engineer's Office, Office of the MSWDO, MGAD, Office of the MDRRMO, Office of the Municipal Health Officer, Office of the Municipal Budget Officer, Office of the Municipal Accountant, Office of the Municipal Treasurer, LEDIP Section, Procurement Section, Tagkawayan Teleradyo, Team Camineros, Boot Construction Team, Boot Traders, Mr. TJ Pia, Ms. Goldie Aquino, Ms. Catherine Pailandi, Ms. Marlene Veluz, Ms. Carmelita Rodriguez, Mr. Froilan Marfori, Mr. Jonel Gonzalez. All Product Suppliers, Tagkawayan Weavers Cooperative, Bukal Farmers Association, Bamban Farmers and Coconut Farmers Association, Kapatiran Samahan ng Magsasaka ng Kasaspalan, Samahan ng Magsasaka sa Barangay, Santa Monica, Engineer Carlos Lantin and Family, Kaway Tagkawayan Municipal Tourism Council, Tourism Hospitality Association of Tagkawayan, Lampanog Mixology Team, TK, Jack Negrite, Kim Tolentino, Gerson Drona, Chas Cabato, Derek Cruzat and Ken Marcaida, Stanley Isidro, Gabriel Recio, Buen Alcala, and Office of Sangguniang Bayan at Sangguniang Bayan members sa pamumuno ni Cons Bomel De Vero, Cons Port Salumbides, Cons Rebi Masangkay, Cons Leo San Buenaventura, Cons Botok Magpantay, Cons Josie Wagan Guring, Cons Joel Enriquez, Cons ABC Angelita Guban, Cons SK and Angelica Salumbides, Office of the Vice Mayor and Vice Mayor Danny Liwanag, and Mayor Carlo and Rachel Eliasar. Ang lahat na ito ay para sa matatag, marangal at magiliw na bayan natin ng Tagkawayan. Sa pangresolusyon ng pagkilala at pagpupugay sa lahat ng ating mga nabanggit ng ating kagalang-galang Konsehal Joy Eliasar, pinangalungan po ng lahat ng sangguniang bayan nang walang pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Rebi Masangkay. Maraming salamat po. Kahilingan po ang pagbati at pagkilala po sa ating kababayan na lehitimong taga-barangay Santa Monica para po sa ating minamahal na kababayan, ang kinilala ng buong Pilipinas bilang most outstanding and inspiring secondary school principal of the Philippines 2024. At siya rin po ay isa sa ginawaran ng natatanging siya
Siya po ay ginawaran at nakatanggap ng Quezon Medalya ng Karangalan noon pong nakaraang August 19 na ginanap po sa Lucena City dahil po sa kinakitaan siya at natatanging kontribusyon para po sa larangan ng edukasyon, hindi lamang po sa bayan ng Tagkawayan, Gumaca, General Nacar at halos buong lalawigan po ng Quezon ay kanyang napuntahan at nabigyan ng serbisyong edukasyon. Kung kaya po ako ay humihiling na ng isang pagbati at pagkilala sa ating minamahal na napakahusay, napakagaling, Ginoong Gregorio Racelis, Principal Four ng Lalawigan ng Quezon. Pagpupugay at pagbati at pagkilala sa ating Principal Gregorio Racelis bilang most outstanding principal at Quezon Medalya ng Karangalan recipient ay pinangalawahan po ng lahat ng sangguniang bayan ng walang pagtutol. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Maraming salamat po, kagalang-galang mga tagapangulo. Kung wala na pong mungkahi ang ating mga kasamahan, ay ating pong tapos na po ang ating agenda. Hinihiling ko po ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Mungkahi po ng regular na pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangalohan po ng kagalang-galang Konsehala Juicy Wagan. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ang ating pong regular na pagpupulong, ay atin na pong sinasara.